Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang plano para kay Jerwin and Cajas. Ayon sa report ng Boxing Scene mga tol, aminado si Sean Gibbons na natakot siya sa laban ni Jerwin and Cajas. Marami daw ang nagsasabi na madaling kalaban si Jonathan Rodriguez, pero para kay Sean Gibbons delikadong kalaban pa rin dahil isang Mexican warrior. Hindi daw na ibabalita sa media pero may nakumatos na nakalaban ni Rodriguez. Taong 2019 nakalaban niya si Felipe Orukuta. Ito ang sinasabing nakumatos na binaklas ni Rodriguez. Kung tignan sa record mga tol, huling laban niya kay Rodriguez, hindi na ito muling lumaban. Kaya kabado si Sean Gibbons para kay Ancajas. Sa lahat ng laban niya dito daw siya nakaramdam ng nervyos. Pagdating sa laban nakipagsabayan pa si Ancajas kay Rodriguez kaya mas lalong kinabahan si Sean Gibbons. Aminado din si Ancajas mga tol na ito daw ang pinakamahirap na kalaban niya. Talagang matibay at matapang. Pero nagawa pa rin niya manalo kaya magandang paghahanda ito laban sa mas mabigat na kalaban. Malayong mas magaling pa si Estrada, Chocolatito at Sirong Bisay. Kaya ito ang dapat paggandaan. Ayon din kay Sean Gibbons mga tol, gusto niya ipalaban si Ancajas kay Rong Bisay ng Thailand. Pero mahirap daw maikasa ang laban. Hawak ng DAZN ang tatlong bigatin kaya aminado si Sean Gibbons. Hindi madali ang negosasyon dahil hawak ng PBC si Ancajas. Kaya ang isang target muna si Kazuto Iyoka ng Japan. Ito daw ang mas madali dahil nakalaban na ito ni Donnie Nietes. Kung matuloy ang laban kay Kazuto Iyoka mga tol, unification ito ng WBO-IBF. Kung ito ang makuha ni Ancajas at maging unified WBO-IBF, mas malaki ang tsansa na makalaban niya si Estrada o kaya si Chocolatito Gonzalez. Nakatakdang maglaban naman si Estrada versus Chocolatito. Paglalabanan ulit ang unified WBC-WBA. Kung sino ang mananalo, kailangan labanan si Rong Bisay ng Thailand dahil mandatory ito sa WBC. Kung sino ang mananalo, dito palang magkakaroon ng tsansa si Ancajas na lumaban para sa undisputed. Kaya kailangan magtuloy-tuloy ang panalo ni Ancajas mga tol hanggang mapalaban sa apat na bigatin. Ano sa tingin nyo mga tol, may pag-asa ba na maging undisputed si Jerwin Ancajas? Hanggang dito na lang tayo mga tol, maraming salamat po.